Hey guys, ang gagawin ko naman ngayon sa isang Skywarp late TV. Ang problema na ayaw magpawan, standby lang. So, bali ko lang. Kahit pindutin mo dito sa power button, ayaw mag-on. So, yan ang gagawin natin. Pero, ano pa gagawin? Mag-subscribe muna kayo. Mag-like at i-share sa mga kaibigan at pindutin ang notification bell para laging updated pag may bago akong video. Hindi na guys, umpisahan na natin para matapos na. Para malaman natin kung alin sa dalawang sira. Ito, power board. Ito naman, main board. So, babasahan natin yung voltage kung normal. Dito. Dapat may lalabas dito na 12 volts. Papunta doon. Pag may lumabas dito na 12 volts, ibig sabihin buo ito. Yun ang sila. I'm talking to my comedian, actor, customer. Ngayon, basahin natin voltage. So, mayroon, 12 volts. Ibig sabihin, okay yung power board nito. Dito. Supply din pumasok 12 volts. May 12 volts din. Dito naman. Sa power board. Ayan, may 12 volts din. So, ang problema dito sa mainboard, either corrupted to. Corrupted? Oo. Paano gagawin? Palitan ang mainboard. Palitan ang mainboard? Sino magpapalit ka? Saan ko ba? Ako, may dala ako. Kailangan pumunta ako. Sige po. Sabihin natin. Kani mo
Guys, papalitan natin itong main board. Sana umukay na. Okay na yung main board eh. Ha? Oo. Wala man. Dalawa na kong puhunan eh. Yung power tsaka yung board. Saka kung hindi gagana yung main board, may dala rin akong power board dito. Bakit na sisira yung board? Ano, mare sa kidlat. Kidlat? Oh, kahit kidlat lang sa kabilang talye. Pero yung mga ganon, kidlat, fluctuation, pwede makasira ng mingot. Ito yung bagong mainboard. Ikakabit na natin. Guys, ito ang isa sa pinakamadaling technique sa pag-repair ng TV. Board by board lang. Pero kahit gaano mo kagaling gumawa ng TV, kung wala kang pyesa, hindi mo rin magagawa yung TV. Ganun lang kasimple guys. Guys, testingin na natin guys. Tingnan natin kung sa power. Verde na. Buong board eh. Diba? Oh, kita mo? Okay na guys. Tagumpay guys, tagumpay. Tagumpay. Marami na naman kong basher nito. Sasabihin nila, madali lang kasi. Pero bilang isang tech vlogger, mahirap man o madaling trouble, dapat lang na i-vlog ko. Dahil lang ang trabaho ko eh. Testing po natin. Tapos wala sa picture ko wala naman. Nakabit naman yung speaker. Kung minsan di na i-sell pa. Okay na po. Ayos na po. Sana makatulong ito sa ibang mga technician na katulad. Maraming salamat po.